Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Dating doon ang ibon, tinuka. Tapos, pangalawa, may mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lang ang lupa roon, sumibol din naman ano, nasa batuhan. Sa may kunting lupa, sumibol ang mga binhi. Relasyon natin sa ating alam ba talaga natin kung ano yung kinalalagyan natin. Balikan natin yung ano, yung parable ni Jesus Christ doon sa mga hasik o yung parable of the sower. Tingnan ninyo, merong ano doon, apat na example kung ano yung pagsasalarawan ng pagtanggap ng mga tao doon sa word na pinabahagi ng pag sinabi ba, napakarami, multitude, cannot be numbered na mga sundalo para ikaw ay lupigin. At kung titignan natin ngayon, itong coronavirus, it's more than that because this is a virus. Ang pinakamahirap to, hindi mo nakikita eh. Nasa paligid mo, nasa tabi mo na pala, at pwede ka atakihin eh, no, ng coronavirus na to. Nakita ko yung isang video ni Pastor Jerry Briton sa kanyang working pastor. Sabi niya, itong coronavirus ay may dalawang implications, spiritual and natural. Okay? The natural, alam natin, pag ito'y pumasok sa atin, this virus can affect o maka-affect sa ating kalusugan. Eventually, kung hindi tayo mag-ingat o mahina yung ating sistema, pwede pa natin kamatay. That is the natural side. Pero the spiritual side, the virus speaks about sin in our life. Ayun po tayong lahat, tayo po ay umawit ng magpasalamat sa Panginoon. Tayo na.